Hindi lang mga astronauts o cosmonauts ang nakabiyahe na sa kalawakan. May siyam na pribadong individual na ang nakarating at tumira sa mga space stations na Mir at International Space Station o ISS. At sa malapit na hinaharap ay makakapunta na rin sa ISS ang American superstar na si Tom Cruise. Sila ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hey guys, this is Madam Info welcoming you to this channel. If this is your first time here, please consider subscribing by clicking the subscribe button below. Pakiclick na din po ang bell button para malaman ninyo agad kapag may bago tayong video na makapagbibigay ng mga kamangha-manghang kaalaman lalo na tungkol sa science at mystery. August 27, 1984, nag-anunsyo ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan ng isang programang tinawag na Teacher in Space Project. Sa pamamagitan nito, makakasamang bumiyahe sa kalawakan ang isang guro upang pagbalik niya sa classroom ay maibahagi niya sa kanyang mga estudyante ang karanasan niya. Layo ng proyekto na ma-inspire ang mga estudyante, parangalan ang mga guro at pukawin ang interes ng mga estudyante sa mathematics, science at space exploration. Sa mahigit 11,000 na aplikanteng guro, napili si Krista McAuliffe, 37 years old social studies teacher, bilang primary crew ng STS-51L mission ng Space Shuttle Program at si Barbara Morgan, 34 years old na elementary teacher, bilang backup ni McAuliffe. Sabay nag-training ang dalawang guro sa NASA Johnson Space Center sa Houston, Texas. At kahit naka-leave sila sa kani-kanilang mga tinuturuang eskwelahan, ay binayaran ng NASA ang kanilang mga sweldo para sa isang taon. January 28, 1986, araw ng biyahe ni Krista McAuliffe at anim pa niyang mga kasamang crew sakay ng Space Shuttle Challenger. Nanonood noon ang mga magulang ni Krista, mga estudyante niya, mga kapamilya ng mga astronauts at mga 500 katao sa Kennedy Space Center sa Cape Canaveral, Florida. Nang mga 74 seconds pagka-liftoff ng Challenger ay sumabog ito. Walang nakaligtas sa pitong crew at ang kauna-unahan sanang sibilyan, isang guro na makakarating sa space ay pumanaw. Ang backup ni McAuliffe na si Teacher Barbara Morgan, kinalaunan ay kinuha ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na magtrabaho bilang tagapagsalita sa mga educational organizations sa US. Bumalik din siya sa pagtuturo habang tuloy ang serbisyo niya sa NASA. Nang January 1998, 12 taon pagkalipas ng trahedya ng Challenger, ay napili si Morgan para maging kandidatong astronaut. Sumailalim siya sa training para maging full-time astronaut. August 8, 2007, lumipad si Barbara Morgan bilang miyembro ng Space Shuttle Mission STS-118 at nakapagtala ng 12 days, 17 hours, 53 minutes sa kalawakan. Kung hindi nangyari ang trahedyang sinapit ng Challenger, magkakaroon pa sana ng journalist in space, artist in space at marami pang ibang hindi astronaut na makakarating sa space. Pero hindi na ipinagpatuloy ng US ang ganitong programa. Samantala, sa bansang Japan taong 1989, magdiriwang na 40th anibersaryo ang Tokyo Broadcasting System o TBS. At para maging bongga ang selebrasyon, nag-isip sila ng isang out-of-this-world na proyekto. Nagbayad sila sa bansang Russia ng 1.5 billion yen o 10 million US dollars para makapagpadala ng isa sa kanilang mga tauhan sa Mir Space Station. At ito ay ipalalabas nila sa isang TV show na pinamagatang Nihonjin Hatsuo Chue o The First Japanese in Space sa wikang Ingles. Ang TBS ang parehong kumpanya na nag-produce ng sikat na palabas na Takeshi's Castle. Ang Mir Space Station ay ginawa at pinatakbo ng Soviet Union o Russia. Wala pang ISS noon. Mula sa 163 kandidato, napili si Toyohiro Akiyama na siyang makakapunta sa Mir at ang camerawoman na si Ryoko Kikuchi bilang backup niya. 47 years old noon si Akiyama at sumailalim sila ni Kikuchi sa mahigit isang taong training sa Russia. Isang linggo bago ang takdang biyahe, nagkasakit naman ng appendicitis si Kikuchi kaya nawala ng backup si Akiyama.
December 2, 1990, sumakay si Akiyama sa Soyuz kasama ang dalawang cosmonauts. Nakarating sila sa Mir ng December 4. Kasama sa schedule ng gawain ni Akiyama sa Mir ang 10 minutong pag-ere sa TV at 20 minutong pagbabroadcast sa radyo araw-araw. Nakabalik si Akiyama sa Earth at nakapag-landing sa Kazakhstan pagkaraan ng halos 8 araw sa kalawakan. Bukod sa pagiging unang journalist at kauna-unahang Hapon, siya rin ang unang sibilyan na hindi astronaut na nakarating sa space. Taong 1989 rin nang tumugon si Helen Sharman, isang chemist na nagtrabaho sa Mars Chocolate Company, sa isang panawagan sa radyo na nag-aanyaya ng mga aplikante para sa pinakaunang British Space Explorer. Mula sa mga 13,000 na nag-apply, si Sharman ang napili para sa programang tinawag na Project Juno. Sa Mir Space Station din ang destinasyon ng proyekto. 18 buwan nag-training si Sharman sa Star City, Russia, pero muntik nang makansela ang kanyang biyahe dahil sa kakulangan ng pondo. Dahil ayaw masira ng Soviet Union ang relasyon sa mga bansang involved sa programa, itinuloy pa rin ito at sinagot na lang ng Soviet Union ang ibang gastusin. May 18, 1991, nang makalipad si Helen Sharman sakay ng Soyuz. 27 years and 11 months old lang siya noon at isa siya sa mga pinakabatang taong nakarating sa space. Sa Mir ay nagsagawa si Sharman ng mga eksperimento tungkol sa medisina at agrikultura. Nagtala siya ng 7 days, 21 hours at 13 minutes sa space at nakabalik sa Earth ng May 26, 1991. Siya ang unang British at pinakauna ring babaeng nakapunta sa Mir Space Station. Ang sumunod na 7 pribadong individual na hindi mga astronauts na nakarating sa kalawakan ay pawang mga milyonaryo at bilyonaryo. Tinawag silang mga space tourists. Lahat sila ay nangarap na makarating sa kalawakan simula pa lang na mga bata pa sila. Natupad ang pangarap na ito dahil nagsumikap silang yumaman kaya nakapagbayad sila ng malaki para sa biyahe. Malaking tulong naman sa Russia ang perang ibinayad nila para sa space program ng bansa. Lahat sila ay nag-book sa Russian Federal Space Agency para makakuha ng upuan sa Soyuz spacecraft ng Russia na siyang sasakyan nila para makarating sa International Space Station o ISS. Ang broker na nag-ayos ng transaksyon para sa pito ay ang kumpanya sa US na Space Adventures. Sa kontratang pinirmahan nila ay nakasaad na confidential ang halagang ibinayad nila para sa biyahe, pero sa pagtalakay natin sa bawat isang turista ay may estimate tayo kung magkano ito ayon sa mga reports ng media. Ang Mir Space Station naman ay sinadyang plinanong pabagsakin sa Earth noong March 23, 2001 bilang pagre-retiro nito. Malaking bahagi nito ay nasunog pagpasok sa atmosphere at ang buo pang bahagi ay lumapag sa South Pacific Ocean. Ang kauna-unahang space tourist at bali ikatlo sa mga pribadong individual na hindi astronaut sa ating listahan ay si Dennis Tito. 79 years old siya ngayon pero 60 years old siya nang bumiyahe sa ISS. Isa siyang Amerikano na ipinanganak sa Queens, New York. Nakatapos siya ng Bachelor of Science in Astronautics and Aeronautics at tapos din siya ng Master of Science in Engineering Science. Naging aerospace engineer siya ng NASA Jet Propulsion Laboratory kung saan nagdisenyo siya ng mga computer programs na tumulong sa rota ng mga misyon ng NASA sa Mars at Venus. Magagamit pala niya ang kaparehong algorithm sa naging negosyo niya patungkol sa stock market. Ang nagpayaman kay Dennis Tito ay ang tinatag niyang kumpanyang Wilshire Associates na nagbibigay serbisyo para sa investment management. Ang kliyente nila ay mga malalaking kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo na kung susumahin ay may mga $8 trillion na kapital. Ang net worth ni Dennis Tito ay tinatayang nasa $1 billion. Ang ibinayad niya para sa biyahe niya sa ISS ay sinasabing nasa $20 million. Nag-training siya ng mga 8 buwan sa Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center sa Star City sa Russia at gayon din sa ibang programang inihain ng space adventures gaya ng zero gravity flight, centrifuge training at supersonic jet flight. Bumiyahe si Tito ng April 28, 2001. Siya ang ika-415th na taong nakarating sa space.
Nagtala siya ng 7 days, 22 hours at 4 minutes sa Kalawakan. Si Mark Shuttleworth ang ikalawang turista sa space at ikaapat sa ating listahan ng mga hindi astronaut na nakarating doon. Siya ngayon ay 46 years old, pero nang siya ay bumiyahe ay 28 years old lang siya. May dual citizenship si Shuttleworth. Siya ay South African at British. Ipinanganak siya sa Welkom sa probinsya ng Free State, South Africa. Nagtapos siya ng Bachelor of Business Science in Finance and Information Systems. Nakilala si Mark Shuttleworth sa kanyang kumpanyang Canonical Group Limited na lumikha ng Ubuntu Operating System, isang libre at open source na Linux-based operating system. Pero ang unang nagpayaman kay Shuttleworth ay ang itinatag niyang kumpanya noong 1995 na Thought Consulting na eksperto sa mga digital certificates at internet security. Noong 1999, binili ng VeriSign ang Thought sa halagang 3.5 billion rand, ang currency sa South Africa, o 575 million US dollars. April 25, 2002, nang lumipad si Shuttleworth, sakay ng Soyuz TM-34 papuntang ISS sa halagang humigit kumulang $20 million. Isang taon din siya nag-training sa Russia at sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, Texas bago naaprubahang bumiyahe. Nakapagtala ng 9 days, 21 hours and 25 minutes sa space si Shuttleworth bago nakabalik at nag-landing sa Earth noong May 5, 2002. Tinatayang nasa 1 billion US dollars ang net worth niya as of 2017. Ikalima sa ating listahan si Gregory Olsen na ngayon ay 75 years old na. 60 years old siya nang nakarating sa ISS. Isa siyang Amerikanong ipinanganak sa Brooklyn, New York. Graduate siya at hinirang na magna cum laude sa dalawang kurso, Bachelor of Science in Physics at Bachelor of Science in Electrical Engineering and Electronics. Nagtapos din siya ng Master of Science in Physics at kinalaunan ay nagkaroon ng doctorate degree sa Material Science. Ang unang trabaho ni Olsen ay bilang profesor ng physics, tapos ay naging research scientist siya sa RCA Laboratories. Sumunod ay nagtayo na siya ng mga sarili niyang kumpanya, ang Epitax Incorporated na gumagawa ng mga fiber optic detectors at ang Sensors Unlimited Incorporated na gumagawa naman ng mga near-infrared cameras at mga kagamitan para sa fiber optic communication systems. Ang Epitax ay naibenta niya noong 1990 sa halagang $12 million at ang Sensors naman ay naibenta niya noong taong 2000 sa halagang $700 million. October 1, 2005, nang lumipad si Olsen sakay ng Soyuz. $20 million ang sinabing ibinayad ni Olsen para sa biyahe niya sa ISS. Nakapagtala siya ng 9 days, 21 hours at 15 minutes sa space at nakabalik sa Earth noong October 11, 2005. Muntik nang hindi natuloy si Olsen dahil noong mga mahigit dalawang buwan na siya nagtitraining sa Russia, may nakitang itim na spot sa baga niya sa kanyang medical exam. Nawala rin ang spot na ito nang bumalik siya sa US at hindi niya nalaman kung ano talaga ito. Pero nang nag-apply uli siya para sa biyahe, sinabi ng mga 50 doktor na hindi siya fit to fly. 8 beses siyang bumalik at 8 beses din siyang na-reject. Sa 9 na balik ay nabigyan siya ng pag-asa nang sinabihan siyang conditional ang pagsali niya uli sa programa. Hindi talaga siya nag-give up at natupad rin sa wakas ang pangarap niyang makarating sa space. Si Anousheh Ansari ang 6 sa ating listahan at 4 na turistang gumastos papuntang space. 53 years old na siya ngayon at 40 naman siya nung nakapagbiyahe. Si Ansari ay Iranian-American. Sa Mashhad, Iran siya pinanganak at nag-immigrate siya sa US nang siya ay 18 years old. Nagtapos siya ng bachelor's degree in electronics and computer engineering at habang nagtatrabaho full-time sa MCI Communications ay kumuha siya at nakapagtapos ng master's in electrical engineering. Kasama ang kanyang asawa at bayaw, itinayo nila ang Telecom Technologies Incorporated na binili ng Sonus Networks noong taong 2000 sa halagang $550 million. Noong 2006 ay itinayo naman nila ang Prodea Systems kung saan si Anousheh ang naging unang Chief Executive Officer. Tinatayang nasa $750 million ang net worth ni Anousheh as of 2016.
September 18, 2006, nang lumipad si Anuche papuntang ISS at mga $20 million din o mahigit pa ang ibinayad niya para dito. Nakapagtala siya ng 10 days, 21 hours at 5 minutes sa space at nakabalik sa Earth noong September 29, 2006. Ang ikapito sa ating listahan ay si Charles Simoni, 71 years old na siya ngayon. Akalain ninyong nakadalawang biyahe siya sa ISS, 58 years old siya sa unang biyahe at 60 naman sa ikalawa. Isa siyang Hungarian na ipinanganak sa Budapest, Hungary, pero nag-immigrate siya sa US nang siya ay 19 years old. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Engineering, Mathematics and Statistics at nakakuha ng Doctorate in Computer Science. Nagtrabaho siya sa Microsoft Corporation noong 1981 at ang nagpayaman sa kanya ay ang pagiging lead designer ng Microsoft Word at Excel. Siya ang lumikha ng mga naunang version ng Microsoft Office. Nagtayo rin siya ng sarili niyang kumpanya, ang Intentional Software, pero nang pinili ito ng Microsoft ay kasama rin siya upang maging parte uli ng Microsoft. Ang net worth ni Simoni ayon sa Forbes.com ay $4.3 billion as of May 20, 2020. $20 million ang napaulat na ibinayad niya para sa bawat biyahe sa ISS. 6 na buwan siya nag-training sa Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center sa Star City, Russia. Ang una niyang biyahe ay noong April 7, 2007 at ang ikalawa ay noong March 26, 2009. Lahat-lahat ay nakapagtala siya ng 26 days, 14 hours, 27 minutes sa space. Ang ikawalo sa ating listahan ay si Richard Garriott. Natural lang na gustuhin niyang makarating sa space dahil anak siya ng veteranong NASA astronaut na si Owen Garriott, nakasama sa Skylab 3 mission noong 1973 at Space Shuttle mission noong 1983. 58 years old na ngayon si Richard Garriott, pero 47 siya nung bumiyahe sa ISS. Isa siyang American-British na ipinanganak sa Cambridge, England at lumipat sa Nassau Bay, Texas, kung saan siya lumaki. Hindi nakapagtapos si Richard ng pag-aaral. Sa ikatatlong taon niya ng kursong Electrical Engineering ay nag-drop out siya dahil naging abala siya sa pagiging video game developer. Naging mabenta ang mga fantasy computer games na ginawa niya gaya ng Ultima series na ginawa niya habang nasa kolehiyo. Sa high school pa lang ay 28 na games na ang nalikha niya. Siya mismo ang unang nagpangalan sa tinatawag ngayong Massively Multiplayer Online Role-Playing Game o MMORPG. Kasama ang kanyang amang si Owen at kapatid na si Robert, itinatag nila ang Origin Systems, isang video game publishing company. Noong 1992 ay binili ito ng Electronic Arts sa halagang $30 million. Isa sa bago niyang proyekto ay ang Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues na inirelease noong 2018. October 12, 2008 nang lumipad si Richard Garriott sakay ng Soyuz papuntang ISS. Nakapagtala siya ng 11 days, 20 hours, 35 minutes sa space at nakabalik sa Earth noong October 24, 2008. Ang ikasyam sa ating listahan at ikapitong space tourist ay si Gila Liberté, 60 years old na siya ngayon pero magsisingkwenta anyos siya nang nakapagbiyahe sa ISS. Isa siyang Canadian na ipinanganak sa Quebec City sa Canada. Nang siya ay nag-aaral, imbes na umuwi ay nagtrabaho siya bilang entertainer sa mga kalye ng Quebec. Tagatugtog siya ng harmonika at accordion. Hindi na natapos nila Liberté ang kanyang kolehiyo. Nakihitch siya papuntang Europe sa edad na 18 at doon siya natutong lumakad sa stilts at kumain ng apoy. Bumalik din siya sa Canada at napasama siya sa isang profesional na grupo ng mga performers. Nakuha nila ang malaking break nang pinondohan ng gobyerno ng Quebec ang kanilang show para sa selebrasyon ng 450th anniversary ng pagkakadiskubre sa Canada at pinagkalooban sila ng $1 million grant. Pero ang nagpayaman kay La Liberté ay ang pagkakatatag niya at ng mga kasamahan niya ng Cirque du Soleil. Ang ibig sabihin nito sa Ingles ay Circus of the Sun. Naging napakalaking kumpanya nito na nagdaraos ng mga engrandeng produksyon sa halos lahat ng bansa sa buong mundo, pati nga sa Pilipinas.
Nagpunta ang Cirque du Soleil dito noong 2012 at 2017. Ayon sa Forbes.com, ang net worth nila Liberté ay nasa $1.2 billion as of May 2020. September 30, 2009, nang nakalipad si Gila Liberté papuntang ISS, tinawag siyang Space Clown dahil na rin sa natural niyang pagpapatawa kahit nung training pa lang niya. $35 million ang sinasabing ibinayad nila Liberté para sa biyaheng ito. Nakapagtala siya ng 10 days, 21 hours, 17 minutes sa space at nakabalik sa Earth noong October 11, 2009. Pagkatapos ng 2009, hindi na tumanggap ng mga space tourists ang Russia dahil sa planong dodoblehin ang mga crew na kailangang manirahan sa ISS. Noon din ay nakaplano ng magretiro ang US Space Shuttle, kaya't ang Soyuz na lang ang natitirang sasakyan ng mga astronauts papuntang ISS. Kamakailan lang ay naging usap-usapan na ang American superstar na si Tom Cruise at ang SpaceX ni Elon Musk ay may nilulutong proyekto para sa isang action-adventure na pelikulang gagawin sa outer space. Hindi raw ito pang Mission Impossible. Noong May 6 nga, sa pamamagitan ng isang tweet, ay kinumpirma mismo ng NASA Administrator na si Jim Bridenstine na sa ISS kukuhanan ang pelikulang gagawin ni Tom Cruise. Sumagot naman agad dito si Elon Musk na ayon sa iba ay kumpirmasyon din na sa spacecraft ng SpaceX sasakay si Tom Cruise. Alam nyo bang may lumabas na news report noong 2016 na nag-umpisa nang mag-training si Tom Cruise para maging astronaut dahil sasama sana siya sa US Space Shuttle Columbia noong 2003? Buti na lang at hindi siya natuloy dahil bumagsak ang Columbia pagbalik sa atmosphere ng Earth at walang nakaligtas sa isa man sa pitong pasahero nito. Umigting ang pagkagusto ni Tom Cruise na maging astronaut nang kinuha siya ng NASA para maging narrator sa pelikulang Space Station 3D. Kilala si Tom Cruise na siya mismo ang gumagawa ng mahihirap at delikadong stunts ng kanyang mga pelikula, kaya hindi nakatakataka kung siya mismo ang sasakay sa rocket at bibiyahe sa ISS. Kapag natuloy ito sa mga susunod na buwan o taon, malamang si Tom Cruise ang ikasampo sa ating listahan ng mga pribadong individual na makakarating sa kalawakan. Sa mga susunod po nating video ay pag-uusapan rin natin ang mga panibagong plano para sa commercial spaceflight o biyahe sa space para sa mga turista at iba pang mga kaalaman tungkol sa science at mystery. Kaya abangan nyo po yan. Sana po ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!